Ayun guys, nandito tayo sa ating talong farm at sa ngayong araw na to ay mag spray tayo ng herbicide. So ayan, magkikita nyo dyan, yung kanyang damo ay napakarami na at mahaba na yung mga damo. Ayan, so ayan, medyo greenish na yung damo at malaki na siya. Nasa ano na, umabot na siya ng mga yung pinakamahaba, abot na siguro ito ng 30 centimeters yung kanyang dahon. So hindi na po kaya itong puksain ng ordinary na yung mga mamumurahin na hindi, yung mga herbicide na yung maliliit lang ang patatamaan. So hindi na po kayanin ng mga ganyang herbicide. So kaya yan yung problema pag nagsusolo farming tayo, pag kasi ito po ay hindi ko ano inirecommend sa inyo na yung mga grass cutter na yan. So isang linggo lang, wala, ano na, haba na yung dahon niya. So lalo na pag warm climate condition, yung damo talaga ay nag bloom. Tapos sa yung ating field ay meron pa yung mga organic material, halimbawa yung mga tawag nito, yung dumi ng mga hayop at saka yung ating fertilizer nilagay. So ang bilis niyang lumaki. So ito, ilang beses na ako naglagay dito ng herbicide pero andyan pa rin sila. So yung kasi pag solo farmer kayo, ito yung kakain ng oras niyo, kaya huwag na kayo magbunot ng damo. Kasi ubos talaga yung oras nyo pag magbunot kayo ng damo. Pero sa akin ay gagamit talaga ako ng herbicide kasi minamaximize ko yung oras ko guys. Kaya herbicide, madali lang siya. Pero mag-ingat po tayo pag nag-apply tayo ng herbicide kasi may herbicide talaga na nakakasira sa ating field. So ngayong araw na to, ituturo ko sa inyo kung anong herbicide ang ginagamit ko palagi dito sa loob ng ating talong farm. So in a few, in the next few days, meron tayong siguro mga tatlong araw na lang ay ayon sa ating veranda weather update at saka veranda ay uulan siguro 3 days from now, kaya samantalahin na natin. So sinadya ko itong tanghali tayo nag-i-spray ng herbicide kasi pag umaga tayo nag-i-spray ay mayroon pang mga ano dyan, may mga hamog, may mga tubig-tubig pa yung mga dahon ng kuan ng yung damo. Kaya pag in-applyan ng herbicide tapos maano pa siya, mahamog, mabasa pa yung dahon, ay ang tendency po niyan ay ma-weaken yung mixing, yung minimix natin mga solution ng tawag nito herbicide at saka may mga tubig-tubig sa dahon niya. So less effective yung ating herbicide. So ang pag-apply natin ng herbicide ay yun talagang tamang solution, yung tamang timpla. So hindi po tayo nag-overdose ng herbicide kasi nakakasira talaga yun ng field. Okay lang kung dito lang patamaan natin. Pag iba-iba yung klaseng herbicide kasi mayroon talaga matapang na hindi kayang mawala ng isang taon hanggang 5 taon, andyan pa rin yung mga residues niya. So mag-iingat po tayo. At advice ko sa inyo, kung mag-spray kayo ng herbicide, tanghali or hapon. So kasi pag hapon kasi kadalasan mahangin. May pag ito tanghali, hindi pa masyadong mahangin. So napagagandang pagkakataon na to na mag-spray tayo. So umpisa na natin at ipapakita ko sa inyo yung mga kagamitan kong pang-spray. So ayan guys, ito yung aking knapsack sprayer na itong knapsack sprayer na to ay talagang luma na siya. Nasa ano na yata to, 15 years old. Kung mabait pa ito, talagang dalagita na. So, ayan. So, meron po tayong yung nozzle niya ay ito, meron po siyang sandalan. Ito po ay plastic na parang
tawag namin dito sa Bisaya, imbudo eh, imbudo. Ayan, so yan po yung nozzle niya. Ang knapsack sprayer na ito ay talagang ginagamit ko lang sa herbicide kasi mahirap nang matamaan yung ibang pananim natin pag ginamit natin yung panggamit natin sa herbicide at saka ginamit natin pang spray ng fungicide at saka insecticide. So mayroon natitira dyang mga residues na matamaan yung talbos at magkakaroon pa siya ng paninilaw at masisira yung ating pananim. So ayan pong tips natin na ang ginagamit yung pang spray ng herbicide, huwag niyong gamitin sa insecticide at saka fungicide kasi malamang hindi, kahit anong hugas niyo pa dyan, meron talaga matitira yung kunti-kunti. Tapos mabibiglaan lang kayo yung talbos ng talong nyo, yung talbos ng ceiling nyo ay nag-yellowish na siya. Yan, herbicide po yan, yung mga residues niya, kahit anong hugas nyo. So, mag-bilin lang kayo ng iba, yung pang sprayer talaga ng herbicide. Kasi, lagi naman tayo nag-herbicide, so useful talaga siya, so convenient pag meron tayong hiwalay na knapsack sprayer. At ito po yung ginagamit nating herbicide. Dito mayroon tayong tatlo. So, ang pang-apat dyan, wala na, ubos na. So, ito po yung klase na pinakamahina. Ito yung Purigrox. Purigrox. So, ang maker rito ay Syngenta. So, mayroon dyang mga solution. Ito po ay Siquat. So, Siquat Drip Promide. Ito po yung 7% solution niya. At mayroon siyang tubig na solution, 80%. So ano lang siya, mahina, mahinang klase ng herbicide. At saka yung herbicide na ito ay hindi po siya nag-iiwan ng mga residues, guys. So napakainam po nito sa loob ng field, ng atong talong field dyan, sa loob na dyan, pag nag-spray tayo. Ang kaso, pag itong herbicide kasi ito, ay hindi po siya masyadong naka-apekto sa damo kapag malaki na. Ganito na siya kalaki. Ganito ulit, okay pa yan. Pero yung 20 cm long na damo, hindi na niya kayang patayin yan. So, kasi yung pinapatay lang nito, yung dahon na siguro, damo na mayroon pang 2 hanggang 3 dahon, kayang-kaya niya. So, napakainam po nito kasi kapag maliit pa yung damo. So, wala po siyang residues at saka napaka-friendly po nito sa vegetable kasi ilang beses kong natamaan yung pitsay ko dito, wala, parang wala lang sa pitsay, pero yung ibang damo, talagang siya, nalanta, namamatay. So, ito po yung pangalawa. Ito yung matapang at saka friendly din siya sa sa mga pananim. So, yan, may nakatatakpa dyan na mga vegetables na okay lang pag nag-spray tayo ng herbicide. So, iwasan lang natin na masyadong marami yung tumatalsik sa mga dahon-dahon ng inyong vegetables. So, ganyan po yung procedure niya. At meron din siyang konting mga dyan. Ayan, mga 8.7 solution ng ang tawag nito, external natrium. Basta ganyan yan, guys. Mga alcohol, alcoholic, mga chloride, ayan. So ang specific na templado nito, ayan, meron siyang sukatan dyan. So isang guhit, mga nasa 100 milliliters yan. So ang templado po nito ay 10 liters 100 milliliters per 10 liters of water. So yan po ang sukatan natin. So ito, ayan, ito yung, guys, yung makikita nating kadalasang damo. So napagkakumon ito kahit dito sa aking ayan, mga damo na yan. Ayan, makikita yung mga damo na yan. Ito yung damo na kayang-kaya na patuin. So sa ibang damo, hindi niya kaya. So specific lang yung kanyang damo na papatayin. Kahit tamaan yung talong natin, walang epekto to. So ito lang yung damong kaya niya. Ayan.
So, may mga specific na nakalagay dyan. Ito, sa likod. Yung mga damo na kaya niyang patayin. Ayan. So, marami dyan listahan. So, maganda rin to, kaso huwag niyong i-spray sa ang direction dito ay hindi siya pwedeng i-spray dyan sa loob ng ating field kasi mag-iiwan po siya ng residues. Kasi ganito ko kasi yun guys, mayroong mga herbicide na talagang mumurahin. Na, meron naman dito made in China, kahit siguro made in iba-ibang countries na mga herbicide na mumurahin lang na talagang patay talagang matamaan kahit anong herbal. Kahit yung talong mo, patay talaga. So, yan yung dapat ninyong i-apply sa mga ganito na sa mga surroundings ng inyong palayan. So, yan yung dapat i-apply niyo. At saka dito rin sa ating talong farm dito sa surroundings, pwede niyong i-apply. So, yung nasa kapalibot lang. Pero doon sa inside the farm, kasi nagtatanim tayo kasi dyan at mayroon siyang maiiwang mga residues at sa sunod na taniman natin mabibiglan lang tayo na yung mga pananim natin ay nag-yellowish na yung kulay. So yan po yung mga residues ng inyong herbicide na ginagamit. So dapat pumili kayo ng herbicide na pwede sa, kasi yung bibilhan nating herbicide guys, dapat kasi mayroon silang guide sa mga mamimili na kung saan pwedeng mag-apply ng pwedeng herbicide na ito ay pwede nating i-apply sa ating field. Kasi pag nag-iwan yung mga residues na yan guys, ang hirap pong tanggalin. Kahit 5 taon hindi po yun mawawala. So yan, advice ko sa inyo. At pag tapos na yung croppings natin, binubungkal natin, so nahahalo na yung residues sa ating lupa. So ang dapat niyan pag na accident yung in-spray yung herbicide na matapang na mag-iiwan ng residue sa ating field, dapat hindi muna natin bangkalin ng ilang taon. Dapat mayroon po siyang maulan at saka tatangay ng ulan yung kanyang mga residues. So ganyan po yan. At talaga mag-iingat po tayo sa ating paggamit ng herbicide at pipili tayo ng herbicide na recommended talaga yung pwedeng pang inside ng ating field. So ganyan at sisimulan natin ng ating pag-herbicide sa ating talungan. So yun guys, ito yung gagamitin natin. Ito yung Buster. So Basta. Ito Basta. Buster po yan. So ang tiplada po nito ay nasa ito 100 milliliters per 10 liters of water. So kuha lang tayo ng tubig. Ayan. So maglagay muna tayo ng 5 litrong tubig dito sa ating knapsack sprayer. Ayan, at saka ito ilalagay na natin. So mga siguro mga 100 yung sinasabi ko 100 So ayan guys, naka 100 tayo at dalagyan na lang natin ng tubig yan at yung ating knapsack sprayer na yung magbimix niyan. So hindi po tayo magbimix dito sa balde kasi delikado. Ayan, meron na po tayong 10 liters at papanda rin natin to.
ayan guys, tapos na tayong mag apply ng ating herbicide at dito sa area na to ng ating talungan. At bukas ay mag herbicide din tayo sa ating previous crops na yung tawag dito pumpkins, kalabasa. So ayan, at malaki-laki rin yon, mga siguro nasa 1000 square meter kasi yon. So it takes time, kaya mas mainam na herbicide yung gagamitin natin kasi magbunot tayo sa mga solo farmers dyan. Kasi abutin pa tayo ng dalawang, siguro mga isang linggo o dalawang linggo na bunot-bunot ng whole day, bunutan talaga ng mga damo. So hindi ko na kaya yon kasi mayroon pa tayong maraming tinatanim kasi. Kaya ito madali lang, itong knapsack sprayer. Tsaka ito guys, generally wala namang ganito sigurong type na ito, imbodo, na mabibili nyo sa agri supply. Siguro meron, yung iba meron talaga, so iba, yung ibang wala. Pwede naman kayong gumawa ng ganito, ano, DIY lang yung mga, halimbawa yung mga pit bottle, yung mga plastic bottle ng yung malaking mineral, yung 5 liters yata yun, 3 liters na mineral. So yan, at saka tutunano ano nilang sa apoy, at saka i-form nyo yung ganito, i-forma nyo. So at yung kanyang anong yung kanyang dito mo ilagay yung kanyang ano, yung lagusan ng tubig, yung mineral, yung plastic. So ayan, DIY lang kung wala naman. So kailangan nyo ito usad guys, kasi ito kasi yung pananggalan nyo pag medyo malakas yung hangin na hindi tumatalsik ng masyado yung inyong herbicide. So mayroon siyang limitation yung kanyang spreading ng kanyang spray, kaya on the spot hindi matatamaan yung ibang hindi nyo pinatamaan. So ganyan lang, at sa susunod ulit, see you next videos.